Ito po ang teleradyo serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM sa Radyo 630. Kasi ito si Colby. Oh, magturo. Ikaw nagkamali, di ba? Hindi naman si Fred. Kasi kinukuha yung mikropono. Ulitin mo, from the top. From the top, ito po ang teleradyo serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo 630. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The hour... 6 o'clock. Wow. Gising Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising na. Bango na. Gising Pilipinas! Good morning! Galaw! Para i-stroke! Bakit kami gagalaw? Walang pasok! Ayaw gumalaw ng iba, partner. Nuknukan ng alinsangan. Hindi po, ah. Galaw. Hindi dahilan. Wala pang araw. Maglakad-lakad. Tumakbo-takbo kayo dyan sa inyong mga area. Exercise habang wala pang masyadong araw. I don't like pawis. Ang arte-arte mo, ha? Today is Labor Day. Mabuhay ang mga manggagawa. Yan. Mabuhay ang mga pumapasok kahit holiday. Yan. Kami yun. Pumapasok. Double pay. Congrats sa mga double pay. RIP naman para sa mga walang pay. Taas kamay ang walang double pay. Kami yan! Kayo, no work, no pay. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, ha. Ngayon po ay Miyerkules, May 1, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Ako naman po si Doris Bigornia. Magandang umaga. Narito na unang bugso ng ating mga panggising na balita. Binomba na naman ng tubig ng China Coast Guard ang dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na nagdadala ng mga supply sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. 4 na barko ng China Coast Guard at 6 na Chinese Maritime Militia Vessels ang nagtulong-tulong. Grabe, nagsagawa no? po ng panibagong harassment at delikadong maniobra laban sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson to the West Philippine Sea. Di ba for the West Philippine Sea dapat? Hindi two. Mm-hmm. Commodore J. Tariela, binomba ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Bangkaw. Nagtamo naman ang pinsalang BRP Bagakay na resulta ng pambobomba ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard. Sinabi ni Tariela na ipinapakita nito ang lakas ng pressure ng tubig na ginagamit ng mga Chinese sa pangaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tulog pang boses ko pa na... Sa kabila nito, hindi nagpasindak ang mga barko ng Pilipinas sa panibagong pangaharas ng China at itinuloy ang kanilang maritime patrol sa teritoryo ng Pilipinas. Itutuloy pa rin na niya ng mga barko ng BFAR at PCG ang lehitimong operasyon sa West Philippine Sea at pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Giit naman ang China Coast Guard, pag-aari nila, ang Bajo de Masinloc o Huangyan Island at pinaalis ang dalawang barko ng Pilipinas na nila'y illegal na pumasok sa kanilang teritoryo. Nakita mo yung video, partner? Napakalapit talaga. No? Tsaka pinisikal na eh. Pisikalan na ito. Alam mo ang suggestion ko? Yaman din lamang at mayroon naman nakipag-sundok na sa isang gentleman's agreement. Uy, di papuntahin mo doon si Duterte. Eh, di hindi na sa presidente. Wala na siyang personalidad. Hindi, siya na nga lang yung makipag-usap doon sa mga Chinese. Kasi siya naman yung nakipag-kasundo dati. Eh, hindi naman siya marunong mag-Chinese. Ay, di yung anak niya. Diba? Chong Pai lang. Good chiki. Ek. O, diba? Alam mo, yoy. Tuloy mo na yan, Delis. 605 na, oh. Naalala ko lang bigla yung itsura ni Yoyoy. Dandang chuper at operator ng mga pampasaherong jeep ang dumagsak sa mga tanggapan ng Land Transportation
Franchising and Regulatory Board o LTFRB para humabol sa huling araw ng franchise consolidation kahapon. Hindi na pinalawig ng gobyerno ang franchise consolidation matapos i-extend ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang deadline nito noong Disyembre. Sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, na inaasahan nilang aabot sa higit 80% ang mga jeepney na nakapag-consolidate matapos ang deadline kahapon. Biglaan niyang dumagsa sa mga LTFRB office sa mga humabol sa franchise consolidation matapos hindi palawigin ng gobyerno ang deadline at walang pinalabas na TRO ang Supreme Court. Dito sa Metro Manila, inaasahan ni Guadis na aabot sa 60% ng mga jeep ang nagpa-consolidate ng 60% kanila. 60% lang? Kala ko ba dati 80? Kaya nga. Oh, ba't pababa ng pababa? O oh, ano mangyayari sa 40? Wala. Oh, Tengages. Dilibo-libo yun. Tengages ang libo-libo. Ay, hindi natin alam saan kukuha ngayon ng hanap buhay yan. Tapos pinoproblema mo kung the 4th o the 5th o the 6th si ano, Guadis. Parang lang yan sa deadline. Di ba dati nag-deadline na, in-extend. Mm. O di the second na, the 3rd, the 4th. Umabot na po sa 131 lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsalang idinulot ng El Nino. Sinabi ni Task Force El Nino Spokesman Communications Assistant Secretary Joey Villarama, nakabilang dito mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at South Cotabato. Halos buong bansa na anyang nakakaramdam na matinding epekto ng El Nino kung saan 41 lugar ang nakararanas ng tagtuyot. Umabot na sa mahigit 4 bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sinabi pa ni Villarama na umaasa ang gobyerno na magsisimula sa katapusan ng buwan ang transition sa neutral condition pero dapat anyang paghandaan ang banta ng La Nina. Muli ring iginiit ng Task Force El Nino ang panawagan ng gobyerno sa publiko na magtipid sa konsumo ng tubig at kuryente. Uy, tinimingan ko yung ligo ko. Kaya nga. 4:14. 4 minutes and 14 seconds. Natapos ko partner lahat-lahat. Including pag-upo sa trono? Ay, hindi ako naupo ng trono ng kaagay. Ay, mamaya yun pa ako. Yung ligong pinag-uusapan. Kanya-kanya tayo. Hindi ako makaligo kung hindi ako makaupo sa trono. Diyos ko, pusos marios. ang daming demands. Ang dami mo naman ka. No? Taik-ikan, partner. Ah, basta sure, kaya po. Ah, so, ibig sabihin, ginawa ko ng report kahapon sa TV Patrol. Marami umalma kasi na hindi, 8 minutes ang iksi naman. Sabi ko si Bigonia nga, 30 minutes daw eh. Mm. Pero ginawa ko sa sarili ko, kaya partner, 4 minutes and 14 seconds. Jason, kaya mo ba maligo ng, less than 8 minutes? O kaya, partner? Hindi, kasi siguro sa consciousness nyo, kailangan ko i-beat yung 8 kaya minutes. Kaya nga, yun na nga yun. Ganun naman din talaga eh. Ay, hindi kami ganyan mga babae. So, ibig sabihin, wala talaga kayong intensyong magtipid? Hindi namin gustong magtipid, kundi yun naman talaga. Kunyari lang ha, okay? Dapat may consciousness ka. Hindi, patapusin mo ko. Kunyari, ang buhok ko ay mala-emeldific. Hanggang puwet ang aking buhok. Putulin mo. Oh, Jesus Mario Joseph, bibigyan mo ba ako ng bagong buhok? Gawin mong bob cut. Ilang minuto mo yan isi-shampoo? Diyos ko po, mabilis lang yan. Magpakalbo ka muna, summer naman. Parang hindi naman yata tama. Hindi ba katarungan? Ang haba-haba, ang tagal kong pinahaba, tapos pakakalbo ko. Samantala, magpapakalbo ko para mabilis ako maligo, di ba? Wala na shampoo-shampoo. Eh bakit meron ba nagsiswimming? Doon sa ano yan, inflatable pool. Oh. Mga bata naman yun, ayaw mo na yung mga bata. Wala akong wapakels ako. Lahat tayo pantay-pantay dapat. Pero kaya po ah. Kaya? Yung sexy ginawa ko ah. 4:14. Sa lalaki. Kasi may singa naman yung buhok. O di pagpalagay mo nang madoble yun. O di 8 minutes lang sige, din. Sige. Para sa'yo at para sa sambayan ng Pilipino, bukas, itatry ko. Okay. Ano ka mo? 8 minutes? 4 ako. 4:14. Okay. 4 sige, minutes sige. And 14. Titignan yung ligo lang. O yung pag-irim mo, wag mo isali yun. Hindi na. Hindi na nga. O kayong bahala pag ma-constipate ako ah. Sige, go. Bukas. Bilisan mo na. Ayaw na pala.
Inirekomenda ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maagang tapusin ang school year 2024 to 2025 sa Marso para bumalik sa dating academic calendar ang mga pampublikong paaralan. Kabilang ito sa mga inirekomenda ng DepEd sa Office of the President sa harap ng mga panawagan na ibalik ang June hanggang March na pasok ng mga estudyante bunsod ng matinding init ng panahon tuwing Abril at Mayo. Paliwanag ni Education Assistant Secretary Francis Bringas sa Senate Education Committee, target nila ang 165-day na face-to-face classes at possible ang alternative learning tuwing Sabado para mapunan ang target na 200 school days ng mga estudyante. May epekto rin anya sa bakasyon at vacation pay ng mga guro ang pagpapaiksi ng school year 2024 to 2025. Matatanda ang ikinasa ng DepEd ang unti-unting pagbabalik sa dating school year, pero maging si Pangulong Marcos ay iginiit na dapat nang ibalik ang June to March na academic calendar dahil apektado ng tag-init ang pag-aaral at kalusugan ng mga estudyante. Walang asahang aumento sa sahod ng mga manggagawa ngayong Labor Day. Ha? Ito ra, Labor Day na ngayon. Wala man lang bang regalo? Wala. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nagpalabas na ng kautusan ang lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa dagdag sahod ng mga minimum wage earners at kasambahay. Ipinauubayan na ng DOLE sa mga mambabatas ang pagpasa ng legislated wage hike at hindi na niya saklaw ito ng Labor Department. Samantala, nagsagawa ng kilos protesta ngayong Labor Day o magsasagawa ng kilos protesta ngayong Labor Day ang National Wage Coalition para igit ang pagpasa ng 150 pesos na legislated wage hike. Kabilang sa mga kasama sa rally ang Trade Union Congress of the Philippines, Kilosang Mayo Uno, bukluran ng manggagawang Pilipino at nagkakaisa Labor Coalition. Eh sa totoo lang din, Rebol, naman po ng mga manggagawa. Oh, nalala mo a few months back? Yung Senado, ang bilis na ipasa ng magkano yung sa Senado, Gerson? Naipasa yun eh. Correct. Tapos napunta ngayon yung bola sa Kamara. Ang sabi? Debate. Na-interview pa natin yung labor, na-interview natin yung employer. Anong petsa na Mayo? Walang kinalabasan, partner. Kumukuha kami ni Ab Ison ng interview sa chairman ng Labor Committee sa House. Uh-oh. Just to update, kasi uh-oh, Labor Day nga ngayon. Correct. Dead Macology ang chairman ng Labor Committee. Ganyan? Dyan sa House. Hindi man lang sumagot sa atin. Hindi ho ba? Ay, dapat sagutin ninyo dahil yan ang concern ng lahat ngayon. Hindi. Ang ending, dinribo lang. Eksa. Nagoyo, parang na budol ang mga manggagawa sa puro pangako ng mga mambabatas. Tuwan-tuwa na yung manggagawa. Mm-hmm. Yay, legislated. 150 nga ba sa Senate? Or magkano ba yun? Piso. May amount. Di ba may then, piso? Hindi mo ng piso. Oo. Ang piso? Kung piso, ba't pa tayo mag-asasayang ng panahon kung piso? Hindi, may malaki-laki yun eh. Oh, di ba? Tuwan-tuwa yung mga manggagawa. Maraming mga nagtatanong sa akin ng mga sales lady. Uh-oh. Sir, malapit na po ba yun? Kasi uh-oh, sila mismo, partner, umaangal na eh. Wala po. Pinangako lang po sa atin awan, lahat. Awan. Sabi ko pala ang piso. Dagdag pasahe pala yun. Hindi. Sweldo. Magkano yung Gerson? Yung legislation? Yung napasa sa Senado. May amount yung Senado eh. Mm. Tapos, di ba, noong panahon na yun, nag-iiringan sila dahil sa tsa-tsa. Ah, oh, kasi maingay ang tsa-tsa. Palitan sila na ako sa sunon. Diba? Mm, ang ginawa ng Senado, tinutukan yung legislated pinasa. O di na wala ngayon sa wisyo yung Kamara. Sabi, oh, nga, no. Hindi nakapalag. Naunahan tayo. Di ba, meron naman sila. 100. Hindi ba 150? 100. Mm. O nagtalo-talo sila sa Kamara. Sa awa ng Diyos, partner, ilang buwan na makalipas, wala silang naipapasa. Eh ngayon, ayaw naman magsalita ng anong komite yun doon sa Labor. Labor. O siyempre, labor ang mauuna dyan. Sino Grales? Nograles? Eh, bakit hindi natin tawagan si Martin? Nograles? Speaker! Ah, kaya kala ko si Speaker Martin. Eh, bakit hindi kumpasin niya? Kala ko si Carmi. Easy. Nakikinig pa kaya sa Martin, si Carmi Martin. Kung nanonood ang nanay sa atin noon, partner. Ay, pero sa SRO yun. Magandang umaga, Carmi Martin. Sana nanonood kayo. Hello, good morning, Ma'am Carmi. Obet Martin. Yan, sabi ko sa iyo. Ang dami kong kilalang Martin, ha? Ka-Obet.
Mabuhay? Coco Martin. Ay, si Coco. Yeah, ano, Coco. Diba? Oh. Coco kwak-kwak. Bilisan mo si Ma'am Lori, nandyan na. Oh. Maghintay mo yan si Ma'am Lori. Dito mo, may entry din. Ay, naku, ayawang ko sa sige, inyo. Sige, sige. No. Inamin ng Belkens Pharma na nagbibigay sila ng mga insentibo sa mga doktor na nagre-reseta ng kanilang gamot. Ang Belkens Pharma ang itinuturong nasa likod ng multi-level marketing scheme na umano'y nagbibigay ng pera sa mga doktor na magre-reseta ng kanilang produkto. Kita mo na. Sa pagharap ng sa Senado, inamin ni Belkens Pharma Chairperson at CEO Dr. Luis Raymond Go na kabilang sa mga incentives na kanilang ibinibigay ay medical education sa loob at labas ng bansa, mm-hmm. mga kagamitan sa klinik, biyahe sa ibang bansa, mm-hmm. at mga relo. Ha? Ano relo part na? Relo. Casio? Seiko. Seiko, may kasama pang wallet. Dahil Seiko, Seiko. Oh, advertisement, advertisement. Sorry, sorry. Ang wallet na mas buhay swerty. Pa ba ang Seiko wallet? Ang wallet pero na mas rin. Oh my God, oh, buhay ito. Pa partner. Pagka mo na, magalingan naman. Oh. Kaya yun ang binibigay ng Belkens. Yan. Wow. May wallet na mas swerty pa. Genuine daw. Genuine. Lumang-luma yung Gerson, ha? Oo, kaya nga. Genuine at international pa ang design. Yun. Pagkatakan din mo, pero. Genuine. At tatak nito ay genuine. International pa ang mga design. Second. Hoy! Maganda-maganda umaga sa'yo. Okay ka na? Hindi pa. Hindi ko na alam yung balita ko. Tapos, hindi ko tapos na. Hindi ba? Bukos nga sa mga biyahe, may mga relo. Oh, sinabi ni Health Secretary Ted Erbosa na illegal at unethical ang pagtanggap ng mga doktor ng incentives. Iimbestigahan ng DOH ang issue at pwedeng masuspindi at tanggalan ng lisensya ang doktor na mapapatunayang may pananagutan. Ay, para actually, yung issue dyan hindi naman legal. Ang issue dyan, ethical. Hindi, illegal nga din daw, sabi ni Erbosa. Langlin. Kasi meron kayong sinumpaan di ba? Illegal. Sabi niya, illegal at unethical. 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 Kasi yung legalidad, kayang lusutan yun eh. Ah. Kayang lusutan. Pero sabi, hindi, ano lang, binigyan lang naman namin ng benepisyo. Wala naman kami sinabing mag-resetas siya eh. Oo. Pero ang lulusot. Yung ethical din, pwede rin nilang lusutan. Subjective po yan, Your Honor. Ethics naman, subjective naman lagi. Kaya nga. Yun. Pero nakakahiya po, na ang doktor mo, kaya pala siya nagre-reseta dahil sa dulo, may pabuya siya. So, hindi siya titigil sa kare-reseta dahil sa dulo nun, pag may nakreach niya yung quota, may ano siya, may reward. Oh, so, next time nahanapin siya ng pasyente, asan po si doktor? Abroad. Abroad po siya. Mga ilang buwan po? Mga isang buwan. Mawawala. Oo. Ang hirap pa niya, nasiste, bakasyon si Doc, di ba? Merong kapalit, may karilyebo. Habang binabayaran mo si karilyebo, bayad mo rin si doktor. Tama ba yun? Ay, Diyos ko po. Tama ba yun? Maganda-maganda umaga sa iyo, Ma'am Lori de la Cruz. Ang aring pag-asa weather forecaster. Ma'am Lori, good morning po, Ma'am Lori. Good morning, ma'am. Good morning din po, Sir Alvin at Ma'am Doris at ating mga kababayan. Intertropical conversion zone pa rin ang nakaka-apekto ngayon sa Katimugang Mindanao. So may mga inaasahan pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan sa Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, maging sa Tawi-Tawi at sa Sulu. Sa mga kababayan natin doon, huwag kong kalimutan magdala ng payong sa manang lakad natin sa araw na ito. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, maliwalas pa rin ho ang papuri natin. And in fact, mainit at maansakang panahon pa rin ang inaasahan natin sa maghapong ito. Kahapon nga, umabot sa 37 degrees Celsius ang maximum temperature o air temperature na naitala natin sa Metro Manila. And most likely, magpa-persist ito sa ganitong range ng ating maximum temperature today. At ating heat index forecast for today for Metro Manila, pwede umabot sa 42 degrees. 42! Oh, hindi naman, pag kinumpara mo, in the scheme of things, Ma'am Lori, hindi yan yung pinakamataas, hindi ho ba? Makisuyo naman po, ano po ba yung top 5? Mabait po yata kay Ma'am Lori. Mabait sa akin si Ma'am Lori. Tsaka araw ng mga manggagawa ngayon. Oo. Yeah. Si Ma'am Lori ay talagang gawa ng gawa. Kaya na. Trabaho ng trabaho. Oo, pero bakit ganyan, Ma'am Lori? Ang feeling ko, out of
place na ako. Parang kayo na ni Alvin talaga lang ang nagkakaroon. Loves ko yan. Minsan lang si Ma'am Lori. Ang hindi natin loves dyan sa pag-asa, kilala mo, di ba? Si Obet! Obet, good morning! Noko lang, nilalambing ka lang namin. Lori, naka-travel actually, Sir Obet. Naka-travel na naman, partner. Nakita mo yung si... Na naman. Na naman, oo. So nagliwaliw na naman, Lori. Nagtatrabaho ba siya? Alam ko, official pa rin naman mo yun. Official pala. Baka naman. Kasi partner, si Obet yung pinakamagaling sa kanila mag-lecture-lecture. Ganyan. Kaya siya pinababyahin. Pero hindi naman ito sponsored ng Bell Kent. Ma'am Loriano, ang top 5 na may pinakamataas na heat index for today. Okay, yung top 1 natin, possible sa Pili Camarines Sur. Pwede umabot sa 48 degrees Celsius. Saglit lang po, Mama. Nagbukas yung telepono namin, ha? Okay. Gerson, ano ba? Patang to, guard! Party line! Kami muna ni Ma'am Lori, mamaya ka na, nakaschedule kami. Wala nang party line. Wala namang party line. Hinubuksan ni Jens. Parang party line. Dati inaaway mo yung party line, di ba? Party line ako muna, ano ba? Pero pag minsan naman ako yung party line, nakikinig ako sa usapan nila. Tapos minsan umi-input ka pa. Yung marites. Yung iba naman, nag-aaway na nga yung mag-sing-irod. Makipag-ano ka pa, huntahan ka pa. Naranasan mo ba yan, Lori? May party line kayo? Wala naman, sir. Wala? So ano ibig mo sabihin, Lori? Ang tanda-tanda ko na sa'yo, ganyan. Tuloy mo nga, Ma'am Lori, top 5. So, Pili, Camarines, Sur. Okay. Forecast possible na marating or ma-record na 48 degrees Celsius. Next is yung Dagupan, Pangasinan. For the past few days, talagang mataas yung ating nare-record na heat index dito sa Dagupan. At today ay pwedeng umabot sa 47 degrees Celsius. Then, we have Aparica, Cagayan na 46 degrees Celsius naman ang pwedeng ma-record na heat index today. Tapos yung sunod po dyan ay yung Bayumbong, Nueva Vizcaya, 45 degrees Celsius. And Puerto Princesa City, Palawan, 45 degrees Celsius. As well as Veracruz, Tanduanes, and Masbate City, Masbate, 45 degrees Celsius. And Tuguegarao, 45. Yung iba Zambales, pasok pa rin? For iba Zambales, 43 po siya ngayon. Bumaba. Kasi galing siya sa 50. Ano, may 53 siya eh. Oo. Ayan. Okay, sige. Thank you, Lori. Maraming salamat. Ma'am Lori, the thank Cruz. Thank you, ma'am. Ang aring pag-asa weather forecaster. Yung partner, magandang umaga po sa lahat na mga taga-Pili. Naku. Camarines Sur. O, Jonathan, yung Pili ba? Nandyan yung maraming Pili talaga. Kaya siya tinawag na Pili? Yeah. Oo. Oh, may natikman ako. Teacher Gilbert. Teacher binuksan Gilbert, ko yung mazapan. Ang sarap ng mazapan. Teacher Gilbert, thank you ha. Masarap yung mazapan. Oye, then ibalik mo nga. Binigay mo kay actually, tinabi ko para sa akin yung mazapan. Kasi pa yun ang kinakain ko talaga. Masarap. Thank you, Teacher Gilbert. Bakit? Daw, sabi ni Gerson, baka po maraming ka dyan. Baka po maraming dalagat binata doon kasi mapili. Jerson, lumapit-lapit dito dyan sa lapit. Natawa na ba ako? Baka naman makapili ang sinasabi mo, ha? Iba yun, makaturo at makapili. Oo. Meron daw may bayong, di ba? May dati nga daw pangulo, makapili ngayon ang tawag sa kanya eh. Yun ba yung bako-bako mukha? Oo. Parang kailangan ng DPWH. Easy lang, ha? Magandang umaga po sa mga taga-Pili. Camarines Sur. Naku, 48 degrees Celsius yung heat index nyo dyan. Tubig kayo, ha? Inom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Ganon din po sa mga taga-Dagupan City. Naku, at Aparica, Cagayan at Lawag City, Masbate, Puerto Princesa, Tuguegarao at Virac. Yan ang ating mga top. Yung mga taga-Dagupan, lalo na yung mga bangus. Ikaw mo nga, partner, masarap ang bangus doon. Eh, kailangan ko ng masarap na almusal. Yan. Masarap diba? Ang bangus. Masarap talagang bangus ng Dagupan, partner. Sa totoo lang. Walang amoy. At saka yung ano, may taba. Yung tiyan. Yung tiyan.
Christian, agawan ka ng tiyan yan, partner. Sabi ko sa'yo, oh, mahilig din sa tiyan. Asarap yung tiyan, you know, nung bangus. Correct, correct. At taba. Christian, okay ka ba tiyan? Christian Usores. Good morning, Alvin at Doris. Nagtipon-tipon na dito sa tapat ng US sa may Espanya Boulevard yung mga miyembro ng grupong Pistona bilang bahagi ng kanilang mga aktibidad ngayong Labor Day at bilang pagtutol pa rin sa PUB Modernization Program. Ito yung mga miyembro ng Pistona na hindi na talaga humabol sa deadline ng franchise consolidation kahapon at nagpalipas ng magdamag sa Liwasang Bonifacio. Hindi pa naman nagdudulot ng mabigat na trapiko itong pagparada dito ng mga jeep dahil isang lane lamang ng Espanya southbound particular. Nung nandito sa tapat ng UST, yung kanilang okupado, kanina ay nagkaroon lamang ng maagang pagkakainitan sa pagitan ng mga miyembro ng Piston at Pulisya matapos harangin yung hanay ng mga jeep na magkakaraban sana mula Liwasang Bonifacio papunta dito sa may tapat ng UST dahil kailangan daw munang hintayin yung permiso mula sa HEPE ng Manila Police District. Pero wala rin nagawa yung mga tropa ng pulis doon dahil pinilit makaalis ng mga jeep para makapagkaraban papunta dito sa tapat ng Espanya. Sinalubong ng mga ilang labor groups itong piston dito at plano nilang magmarcha papunta sa Menjola at aabangan naman doon ng kanina mga pulis dahil posibleng magkaroon ng tensyon dahil sa mga sandali ito ay nadadagdagan pa yung pwersa ng piston dito pati na ng ilang mga labor groups na magkikilos protesta nga laban sa POB Modernization Program pati na kasabay ng pag-gurita sa araw ng paggawa o Labor Day, Alvin Doris. Oo, yung mga kababayan natin nasasali dyan sa ngayon, hindi pa ganun karami. Pero parang may tao, mga media ba yung nasa likod mo? Parang media ang nagpaparami pa. Tingnan mo nga, Christian, pati ngayon, parang ayun, mga journalist. Marami ng mga, kasama kasi ng mga miyembro ng Pistol, yung ilang grupo ng mga kabataan na ito nga, medyo nagkakaroon na sila ng maikling programa para sa kanilang bago maganda sa kanilang pagmarcha papunta sa Menjola. At ang dagdag ko lang ng Alvin Doris, ang napansin ko rin, hindi ko lang alam kung epekto na ito yung deadline ng franchise consolidation. Pero kanina sa pag-ikot ko sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila, parang kakaunti yung mga bumabiyahing jeep ngayong umaga. Hindi, holiday eh. Baka naman sasali din dyan sa ano. Sa Labor Day. But anyway, Christian... May iba kong mga nakasakay na may mga nakasabay akong ilang mga jeep kanina na papunta nga rin dito sa Kilos Protesta ng Pistol. Christian, mabuhay ka ha. Mabuhay ang mga manggagawang may duty ngayon. Yan. Kagaya ni Christian, partner, nung sinabi mong may chan, parang nagalit, parang na-offend. Kasi may abs na siya eh. May abs. Tinatago ko, di ko lang papalo. Ilang pandesal yan, Christian? Ensaymada. Mabuti kung ensaymada, kung ano. Ano yun? Monay. Putok. Easy. Thank you, Christian. Mabuhay kayo dyan. Mabuhay yung mga mamamahayag na nagko-cover din dyan. At syempre yung mga manggagawang magra-rally today. Ingat thank po. You. Next partner, ingat. Next. Si Nico Bagsik, mayroon daw hinihinalang drug pusher na hinahuli sa barangay Holy Spirit pa man din. QC, Nico? Doris at Alvin, tinatayang nagkakahalaga ng 748,000 pesos ang lasamsam na hinihinalang shabu sa isang bypass na kinasan ng QCPD Station 8 sa Barangay Escopa 3 Project 4 Quezon City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jake Barilla, ang station commander ng QCPD Station 8, big-time drug pusher umano ang 25 anyos na babaeng na aresto na kinilalang si alias Boss at residente ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Batay sa report ng police, nakabili ang mga operatiba nila ng binebenta nitong pinagbabawal na gamot sa halagang 5,000 piso. Pero nang maisagawa na ang bentahan, nasa 110 grams ang nakumpiskang hinihinalang shabu sa suspect at ang bypass money. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong pagpagsag Dangerous Drugs Act of 2002 at nasa kustodiya na ng QCPD Station 8. Nico Bagsik, Teleradyo Serbisyo. Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. At mabuhay ang ating mga Teleradyo reporters. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Gising na! Bango na! Gising Pilipinas na!
For the win ang mornings dito sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Mas maaga tayong babangon, maglilingkod at magbabalita. Kaya buksan na ang mga radyo at telebisyon, mga kaservisyo. Igisingin ka ng pinakamainit na mga balita mula alas 4 ng umaga. Hatid ng Radyo 630 Balita, Lunes hanggang Biyernes. Pagdating naman ng alas 4 ng Sabado, sama-sama nating ibibida ang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hatid yan ng Yan Tayo. At pagsapit naman ng alas 4 ng Linggo, mag-relax at salubungin ang saya ng araw kasama ang mga kwento at impormasyon hatid ng Sunny Side Up. Kaya san ka pa, forever ang saya kapag nakatuto ka sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ang katuwang mo sa bawat hamon. Alamin natin mabuti kung anong paraan na gagawin. Handang magbigay ng lakas. Pagpadala ng video o picture ng inyong mga napapansin sa paligid nating bansa. At tulong sa bawat Pilipino. Anytime sana ay matulungan natin. Ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Araw-araw sa Kabayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. May malalapitan, masasandalan, maaasahan at karamay sa oras ng pangangailangan. Andito sina Ate P, Bernadette Sembrano. Kapiling po natin ang ating mga serbisyo squad, tutulong at kakalinga. At Tita Winnie Cordero. At nabalang magbibigay sa inyo ng kwentuhang puno ng inspirasyon para maghatid ng tulong sa Tatak Serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo sa Istrenta, ito ang tilan para sa mamamayan. Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Sa Istrenta. Gising Pilipinas! Magandang umaga po sa inyo. Ronald De Guzman, ang head po ng Dagupan City, Pangasinan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Unahin natin yung number 2 muna kasi akala ko, Jason, yung number 1 yung unahin mo. O ito yung number 2 sa 47 ata ito. 47 degrees yung heat index po nila dyan. Magandang umaga sa iyo, Ronald. Mainit na araw, Ronald. Telegraph, yes. Maalinsangan na ba ngayon dyan as of 6:31 a.m., Ronald? Kwan po, hindi na gayon dati na pag ganito oras medyo madilim pa, pero sa ngayong oras parang alas, parang itsura niya, parang alas 8 na. Parang alas 8, ibig sabihin matindi na yung sikat ng araw. Eh ngayon, anong mga contingency measures ng Dagupan? Yaman din lang na nuknukan ng init, sa, at saka day, hindi lang init, dangerously high heat index. Ronald? Yan po. As of kapag nga po, naitala po ng PAGASA is for Dagupan is 48 po eh. Yung nakarang araw, nag-51 po tayo dito sa Dagupan. So, ganun pa rin. Coordination pa rin with City Health Office po. Tapos, matulong po ng mga partners natin at volunteers sa barangay, mga BHWs na continuous pa rin yung information dissemination po natin regarding po dito sa init. Tapos, pagbibigay po ng abiso na always mag-rehydrate and always i-check po yung sarili bago lumabas. Opo, wala pa naman pong wala pa naman na didisgrasya, nagkakasakit o nadadali na sobrang init, Ronald. Yung sa record po ng City Health Office natin, may natala po na tatlo po. Tatlo ang? Ang nagkuhan na regarding sa heat stroke. Ano daw? Tatlo sorry kung maintindihan. Tatlo ang namatay? May kuhan na rin po tayo. May kuhan na rin dahil sa heat stroke nga. Hindi, may kwan. Ano yung kwan? May nasa, na-admit, namatay, or paano ba? Opo, according sa City Health Office po, sir, meron po. Hindi nga, ano nga nangyari dun sa tatlo, Ronald? Hindi mali na, pasensya na. Sir, ito yung kwan po rin. Ito yung may mga kwan na rin sila. History na rin po sila ng hypertension po. Oo nga. So ano nangyari? Na-hospital? Namatay? Anong status nila ngayon? May yung sa kwan, latest po, may isang namatay dahil po sa heat stroke. Yun yung as per report ng City Health Office po. Ayun, so may isa nang namatay. Tapos yung dalawa na-admit o na-hospital. May na-admit po sila. Ayun, naku po, Diyos ko po. Since kailan po yung datos na yun? Nito mga nakarang araw lang? Past
week. Itong last week. Last week. Okay. So anong gagawin ng lokal na pamahalaan para maiwasan pa ang dagdag na casualty? Correct. O na maapektuhan? Kasi hindi mo naman mapipigil yung panahon. Nature yan, Ronald. Lalo na partner Ronald, kung mayroong sa coordination po ng DepEd, salamat din po sa DepEd. Nagpapatupad na rin sila ng modular classes din. Then, yung online classes po. Online na. As of yesterday, ganoon na rin din po yung nangyari po. Online classes and modular classes po yung pinasatapad po. Opo. Ano po ang konkreto na ginagawa ng grupo ninyo para maiwasan nga po na madagdagan pa ang casualty natin? Patay at saka yung mga na-admit. Meron ba kayong nakahanda na yung ang tawag mo doon, partner? First aid! Para doon sa mga nare-report na nagkakaroon na ng heat stroke. O baka mabigay ng mga pamaypay ba dyan? Electric fan, tubig, mga gano'n, ano? Yung iwas stroke. Yung kwan po natin, ginagamit po natin yun and sa tulong po ng mga barangay council natin. Nandiyan naman po yung mga volunteer na barangay health workers po. Yan. At bibigay po sila ng information dissemination. And binibigyan po sila ng mga abiso at umiikot po sila. And target po nila ngayon is mga senior citizen. Yan. Yung mga may hypertension. Kaya iniikutan po natin. Oo. And, so kung maga parang dissemination lang din talaga, partner. Paalala sa ating mga kababayan. Oo. Importante yung presence ng mga LGU officials. Oh, yeah. Kasi lalo na malaman nila na pag may mangyari sa kamag-anak ko, andiyan dyan makakalimutan. O yung ambulance siya. Always ready. Oo. Diba? In always case of emergency. Always ready ba mga ambulansya? Opo, lang po nakanda naman po yung ambulance naman natin. Very dyan. Good. And kapag may katulad din ng mga schedules din, mga meetings ng mga senior citizen, baling iniiba po. So, iniwasan na yung medyo mainit na oras. If ever nakuha na, around alas 7 na umaga na sila nag-start. Yeah. After 2 hours, okay na yun. Bali, isang oras na lang. Hindi kagaya na dati na inaabot ng alas 12. Oo. And inaabisuan mo yung senior citizens na huwag muna silang lumabas and huwag muna magkaroon ng activities. Yung mga... Around alas 10, na stress ng hapon. Yung mga manggagawa, Ronald, alimbawa sa City Hall at sa ibang ahensya ng gobyerno, meron bang programa? Kasi nuknuka ng init. Ano po? Correct. Yes po, bali yun nga po, meron din kwan din na merong health break muna and as much as possible din. Iwas muna pag ganito mga oras ng last year, especially mga nasa field. Binimpayagan naman sila na magkaroon ng parang water break. As much as possible, may kwan din sila, binibigyan sila ample time para lumilim muna, especially yung mga nasa field natin na trabador po or mga empleyado po. Kasi ang problema natin, Ronald, pwede pang tumaas eh. Hindi pa nga ito yung rurok, di ba? Sabi, mga 3 weeks pa siguro. Di tataas pa lalo. Baka mag-50 yan o mahigit 50, Ronald. Yun nga po yung kwan natin po. Kaya binabantayan po natin sa tulong ng PAGASA po. And ito nga yung sinasabi nga ni PAGASA po, baka pagsapit pa ng may, baka tumaas po lalo eh. Oo, so ano ang partner, yung mga epekto sa agrikultura kasi kilala yung dagupan sa bangus. Correct. May epekto ba yun? On aquaculture naman po, according dun sa OIC ng agriculture po natin, wala pa namang epekto. Ah, very good. Ang ginagawa naman, meron tayong fisheries council sa barangay. And ganun din, information dissemination, tapos pinagre-ready na sila ng mga water pumps. Ayun. Tapos yung pagbigay ng mga feeds ay ina-adjust po. Oh. Tapos pag ganitong kainit ng panahon, kasagsagan, binabawasan yung pinapakain or binabago yung oras ng kanilang pagpapakain. Mm. Ginagawa na lang ito early in the morning, tapos pag late in the afternoon na. Sige. Tapos yung volume na feeds na nilalagay sa feeder, binabawasan siya. And yun nga, meron din silang automatic na naka-ready water pump na just in case nagkaroon ng pagbabago. Ang ginagamit ito para magkaroon ng aeration ng tubig. Okay. Sino nga yung mayor ng Dagupan ngayon, Ronald? Si Mayor Belen Fernandez po. Ayun, Fernandez pa rin. Parang nag-cover ako dati dyan. A few presidential campaign ago.
parang nag-feature ako diyan eh, mga politiko diyan, Fernandez for so long a time diyan sa Dagupan. Thank you, maraming salamat Ronald. Thank you. Mag-ingat lagi, bye-bye. Si Ronald D. Guzman, ang head po ng Dagupan City DRRMO. Ngayon partner yung alcalde, yung number one. Pili Camarines Sur. Nasa linya na po natin si Mayor Thomas Bonggalonta Jr. Mayor Thomas, magandang umaga po sa inyo, Mayor Thomas. Good morning, Mayor. Good morning po. Good morning. Si Alvin po ito, Mayor. Kasama po natin si Doris. Ano po? Mga kamusta lang kami. Number one po kayo ngayon. Opo, good morning. Paano ba sa Bicolano? Marahay na aga? Oo. Marahay na aga. Yan, oo. Mm. Kumusta po kayo? Number one po kayo today. 48 degrees Celsius po ang heat index ninyo dyan. Opo, nandito kasi yung pag-asa sa loob ng CBCUA, yung Agricultural College dito sa Pili. Kaya nababanggitan ang Pili. Ah, okay. Pero anong ramdam nyo? Nuknukan nga po ba ng alinsangan ang init? Ay, talaga po, mainit. Ngayon umaga, mainit na agad. Opo. Anong aksyon ng Mayor Thomas? Anong ginagawa ninyo? Oo, para maprotektahan po ng ating mga residente diyan. Kasi deadly po yan. Ha? May mga kausap lang sa Pangasinan, sa Dagupan. Oo. May tatlo na pong nadali. Yung isa namatay dahil sa matinding init. Ano po, isa inyo po dyan? Actually po, dito talagang marami ang effect sa aming buhay. Mm. Halimbawa, dito sa amin, tatlo ng empleyado ang namatay dahil sa itong init. The other day, yung aming guard, yung sa traffic, ay namatay dahil inatake siya sa puso sa epekto ng init ng panahon. At may dalawa pa. Ay ngayon, ay talagang medyo ang ginagawa namin, pinag-follow namin yung order ng provincial governor na walang klase, walang face-to-face klase sa lahat na paaralan except yung sa yung private na may mga air-conditioned rooms. Opo. Okay, so yan ho sa Pili. So, yun so, po. Ngayon, ang Pili naman ay talagang gumagawa ng intervention sa mga disabled. Oh, ano po ang bigay kami ng mga ayuda sa mga person with disability. Opo. Dito sa Pili, saka yung mga solo parents binigyan namin, pati yung senior citizen. Anong klase pong ayuda ang ibinigay po ninyo? Para rin ang tanong din po, ano po ang ginagawa ninyo para po hindi na madagdagan pa yung mga casualties natin? Yung binigay namin po ay pera po yun in support sa mga pangangailangan nila. Wala ho kaming naibigay na bigas, pagkain, except pera dahil ayun ang medyo madali na magawa namin at mabibili nila yung gusto nila. Pero yun po para maibsan yung at maiwasan nga po yung mga ganyan, mga heat stroke. Magkakaroon ng atake sa puso dahil nga sa tinding init. Ano po ang inyong inihahanda? Meron po kayong nakahanda na po ba yung city health official ninyo? Actually po, laging bukas. Kahit Linggo, bukas yung aming butika. Pero yung doktor po ay talagang open naman siya on call pagka Saturdays and Sundays. We have two doctors so dito sa Health 1 and Health 2. Okay. Yan ho ang then yung ibang health personnel ay pumapasok din po sa mga immediate na pangangailangan ng ating constituents. So mukhang naman, Mayor, pwede natin sabihin ready na ang Pili, Camarines Sur. Sige, panahon, bring it on. Kahit gawin mo pa 50, kayang-kaya ng mga taga-Pili, Camarines Sur. Kayang-kaya po. And actually, natutuwa ako dito sa Pili kasi
may mga resort tayo dito. Ah, we have 28 resorts in Pinilang. Wow. Oh. Ano klaseng resorts, Mayor? Ano klaseng may beach? Ng bundok isa ho. Meron po dyan na yung mountain barangays, we have 6 mountain barangays na lahat po yan may mga resort. Ah, mountain resort. Yung spring. Oo. Bukal, buka. Ayun. Tama naman, tama. Pwede. Laging puno yan. Laging puno. Okay. At dito naman po sa ibaba, ang lahat na tubig dito ay yung dipwell. Mga dipwell ho siya. At lagi naman puno ang mga resort dito. Kaya maganda naman nagkataon na yung mga negosyante dyan sa resort ay magandang hanapuhay nila. Yun yung kaigihan, Mayor, so, na walang problema sa problema sa tubig. Walang problema kasi kung may problema sa tubig, naku, double whammy po yun. Mainit na, wala pang tubig. Pero sa inyo, hindi problema ang tubig. Wala po. Meron tayo dito na water district. Yung Pili Water District ay talaga namang walang tigil sila sa pag-ayos ng mga linya. Kung saan ang mahina, doon sila na-concentrate at natutuwa ako dahil kahit papano humihina ang ang buhos ng tubig pero mayroon naman. Yung pili ba, Mayor? Kaya pinangalan ng pili dahil maraming tanim na pili? Ganun ba yun? Hindi po. Hindi, sorry. Ang pili, the chosen one. Pili. As in choose. Akala ko naman, sang katir ba ang tani ang puno ng pili? Pili kaya not. Siya pili, Camarines Sur. Pero po, ang gawa namin dito, yearly, the whole year round, we are campaigning na ang matao magtanim ng pili. So meron din. Okay. Dalawang bagay po yan. Ang pili tree po ay yung bunga niya, yung nut niya ay nagagawang livelihood ng ating kababayan dito. Tama. Ang mga iba-ibang ginagawa nilang pili candies dito. Po. Then, yung ano natin, yung kahoy, simple, in addition niya sa protection ng ating environment. Tama. Sa Baguio. At yung kahoy ho, medyo maganda naman ang kahoy ng pili. Tama. Sige, masarap, Mayor. At saka masarap ang mga produkto ng pili. Ang pili talaga, pili nut ay makukuha mo sa Sorsogon. Yeah. Hindi pala yan. Sorsogon pala, partner. Pero buong Bicol na mayroong ganyan. Di ba si Jonathan Maestrado, dinadala tayo ng goodies. Masarap. Teacher Gilbert, nagpapadala ng masapan. Yeah. Mayor, thank you po. Maraming salamat po sa oras ninyo. Good luck po. Salamat. Mag-ingat. Bye-bye. Maray na aga. Thank you. Si Mayor Thomas Bongga Lonta Jr. ng Pili, Camarines Sur. Magandang umaga sa iyo, Richard Merck. Hello, ito, Richard. Aga naman love ni, you. Always. At si Edison Enriquez ng Red Cross Partner. Sabi niya, Edison. 100 pesos yung na-approve na wage hike sa second reading sa Senate pero walang naipasa sa House. Meron pa may entry din siya, Martin Yevera. Sumasali din para sila ni Gerson, partner. Go, Martin pa na. De La Cruz. Yung nagtitinda ng loto noon sa amin. Ay, shout out naman daw sa Clasio family sa Pili. Hometown pala ang Pili ng mommy, ng pinsang ko, na si Lucy Nunez. So, Tita Ning, taga-Pili ka pala. Yan. Hindi natin ngayon taga-Pili, hindi Maka. Oo. Hindi natin mapaprubahan kung masarap ang Pili doon. Kasi sabi ni Mayor, sa Sorsogon, nanggaling talaga yung unang Pili. Yung kailangan patunayan ng mga taga-Pili. Sino ba yan? Pinsan ko nga si Lucy. Maganda, magandang umaga sa iyo, Mama Corito Shison. Happy feast day daw ng St. Joseph the Worker. Oh. Ayun, no? St. Joseph the Worker, yan ba ang papi ni Jesus? I think so. Pero ang alam ko, hindi ba March yun? Kaya nga. Pero naalala ko, di ba, parang March. But anyway, yan muna. Napaka-misteryoso naman itong papi ni Jesus. Sabi ni Ma'am Corito, hindi ba ganyan ang purpose ng mga medical representatives to visit the doctors to promote their medicines?
I think yung difference is the marketing scheme which was formed. Oo. And eh, tama nga naman. May trabaho talaga kasi ganun. May trabaho talaga ang MedRep. Ang mali, ang unethical, yung ipupukpuk sa'yo ng doktor na ito ang bilhin mo. Yeah. Kasi yun pala, meron silang komisyon. Anay, at saka yung doktor na mismo yung nagbibenta. Dahil meron, sa dulo, may quota. Meron mga pag-picture pa ng nireseta nila. Ano ba yun? Kaya, attendance, hinding, ganyan? Hindi ganyan. Oo. Ang Dr. Mario Festin. Ay, naku. Hindi yan pwede. Matindi ipapasakay yan. Dr. Mario Festin. Yan yung mga ethical doctors na mga kaibigan natin, correct, partner. Ha? Thank correct you, Dr. Mario. Magandang umaga sa iyo. Sige, partner, go. Basa ng babati bago mag-commercial. Senayda Quachin. Pwede naman po maligo ng matagal. Gumamit po ng timba at konti-konti ang pagbubuhos. Kasya po ang isang timba na katamtama ng laki. Senayda, anong height mo? Diba? Depende yan talaga sa... Huwag nyo na nga akong pakialaman. Sige, I accept the challenge. Oh. Bukas, pagligo ko, tatimingan ko. Timingan mo, ha? Oo. Sige, partner. Tapos lumabas dito, 40, oh. Magandang umaga kay Marla Vergara. Sabi ni Marla, March 19 and ang? May 1. Ah, dalawa. Ang birthday? Ang feast day ni St. Joseph. Birthday, so, dalawa pala. Birthday, dalawa pala yung, ano, yung piyesta. Papi, St. Joseph. Oh, yeah. Happy feast day sa'yo. Nina Maturino, pa-attendance check po, watching from San Pedro, Laguna. Maraming salamat sa'yo. Oh, sabi ni Ronald Soriano, may trivia siya, partner. Ay, ano yan? Si Robbie Tan. Nalala mo si Robbie Tan ng Seiko Films. Nalala mo si Robbie Tan, ha? Tama. Siya din daw ang may-ari ng Seiko Wallet. Oh. Kaya pala Seiko Films, kasi siya din yung may-ari ng Seiko Wallet. Talaga nasabi ni Gerson, buhay pa hanggang ngayon. Akala ko talaga na wala na yun. Kasi yung Seiko Films, meron pa bang Seiko Films? Wala na, di ba? Yan yung mga sexy dati, di ba, partner? Oo, magsabi ka, ikaw ST. Alam mo mga ST, ha? Eh. Mga anlumpia, yung mga ganyan. Ang mga pinapanood ko lang, mga Star Cinema. Bel Mariano, ganyan. Maganda umaga kay Louie Basco. Salut po sa mga manggagawang Pinoy ngayong May 1. Listening po habang nag-aalmusal ng tuyo. Oy, masarap yung tuyo. Brown rice and hot choco via FM radio. Maasin, Southern Leyte. Masarap yung tuyo. Sarap. Zauriel Mendoza. Yan. Pag Labor Day, ay maraming mga nganak sa araw na ito. Lika, weng. Lumapit-lapit ka dito. Ngayon ka lang nag-text, ganyan ka pa. Kailangan magka-labor din. What's wrong with you? Good morning, Elsie Balyon. Magandang umaga. Marla, good morning din. Sige, partner, go. Konti lang yung nag-tweet. Ay, naglalagay ng message sa ex. Tulog yung marami. Tulog. Pahinga. Nagpapahinga. Thea C, hindi nagpapahinga dahil nakikinig sa atin. The duo who provide laughter behind morbid news. More power. Maganda umaga, Agnes Villa Juan. Magandang gising sa inyong dalawa. Tawang-tawa na naman ako sa Seiko Wallet. Ha? Si Ma'am Lina ho, good morning po. Gia Reyes, lagi po ako nakasubaybay sa inyong programa. Maraming salamat sa iyo. Rodrigo Lopez, good morning. Leti Balagtas, magandang umaga. At si Jenny Yamasaki, kaluka talaga kayong dalawa. Antok na antok pa ako. Nakakatawa pa rin. Thank you, Jenny. Go. Thank you. Johnny Delbo at si Gideon. Paano ba ang spelling? Gideon Cavida. Yeah. Happy Labor Day sa lahat ng OFW, lalo tigit sa Filipino community of Central Java, Indonesia. Arceli, good morning sa iyo, Arceli. Kahit ba init daw, partner, ang saya-saya pa rin. Okay. Yan. Partner, magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Gising na! Bango na! Gising Pilipinas na! Init! Ito ang mga tips para labanan ang matinding init ng panahon. Siguraduhin uminom ng hanggang sa 8 basong tubig sa buong maghapon. Maaari rin kumain ng pakwan, pino, at iba pang mga prutas na nakatutulong sa pag-hydrate sa katawan. Umiiwas din sa paglalakad sa arawan o pagbababad sa initan. Hanggat maaari ay sumilong at magpaypay o buksan ang ventilador para mas lumamig ang paligid. Importante rin na mas malinis sa katawan at maligo. Isang paalala mula sa Heleradio Servicio at Radio 630.
pulsuhan ang reaksyon ng bayan. Nako, isa pa sa hindi matapos-tapos na usapin, matatalakay natin yan. Sa mga issue at impormasyong nakaapekto sa bawat Pilipino. Eh baka ang ma-ipromote natin yung controversial na Pilipinas sa halip na tayo dagsain ng turista, hindi tayo puntahan. Dito sa Pintig ng Bayan, kasama sina Johnson Manaba at Joyce Balancho, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Radyo sa Istrenta, ito ang hintilan para sa mamamayan. Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. May gusto ka bang i-flex? Pwedeng sa TV, pwedeng sa online, pwedeng sa vlog. Kasiyahan, katawanan, or kahit ano pa yan. Kayo po, diba? Eh, meron din gustong i-share sa amin. Baka pwedeng ikwento nyo na rin. Punta ka na rito, sa Share Ko Lang. Meron kayong mga gustong batiin, for shout-out, congratulations, o, diba? Good evening, good morning, good everything to everybody watching. Ako si Nix Bustos. At ako naman po si Roxanne Luz. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, ala una sa Teleradio Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Saan ang punta natin? Doon po sa pwede tayong magbantay, magbalita, at magserbisyo sa kapwa. Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Gising, gising, Pilipinas! Pilipinas! Magandang umaga sa iyo, Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Magandang umaga po, ma'am. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Alvin at Doris, at siyempre sa inyong mga taga-subaybay. Mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino. Happy Labor Day. Yes. Yan. Oo, mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Correct. And speaking of manggagawang Pilipino, Congresswoman, kasi hindi po namin mahagilap ang chairman ng Committee on Labor. Hindi mahagilap o ayaw pahagilap. Diyan sa kamara, kay ikaw na lang po. Bigyan nyo nga po kami ng update. Ano na nangyari doon sa legislated wage hike proposal? Yeah. Di ba may panukalang ganyan sa inyo dyan? Mm-mm. Yes, oo. Iba-iba yung mga panukala, no? Pero halimbawa sa Makabayan, dagdag na 750 across the board nationwide ang panawag, ang aming panukala. Meron naman po ang TUSTP. Ang panukala nila ay 150 pesos na dagdag na salary na wage, no? Pero dun sa huling meeting with the Labor Committee bago mag-recess ay ito ay ano, no, ang hindi pa natapos, no, yung pagdinig kaugnay sa kung ano dapat yung amount. So during the recess, nagpanukala itong TUCP na 150 na daw yung dapat na maaprubahan. Kaya lang naman, Alvin and Doris, hanggang ngayon ay hindi pa rin naman nagpapatawag ng committee hearing itong Committee on Labor. Kaya ito nga, kung hindi matutupad yung 750 na panawagan namin sa Makabayan, ay 150 pataas. Ito yung panawagan natin kasi napakababa ng sweldo na hindi umaabot sa nakabubuhay at disenting sweldo. Pero so anong status ngayon nun, Congresswoman Franz? Parang nasa, paano ba, di ba may ladder yan? First reading, second reading. Ano, nasang banda siya? O committee hearing pa lang? Yes, oo. Tama ka, Alvin. Nasa committee hearing pa lang siya. Nasa committee pa lang siya. At meron pa sanang mga susunod na pagdinig para ma-finalize. Kaya lang hindi pa nagpapatawag itong labor, eh. Ewan ko lang kung sineryoso din ng leadership, no, yung sinasabi nila noon na dapat mas mataas sa 100, no, na panukala ng Senate. Kaya lang nga, wala naman yatang go signal ang leadership ng House para i-pursue itong ano, no, itong panukala. So parang hindi siya naging priority. Nga, hindi siya priority. Sa madaling salita, inupuan. Yan, parang ganoon. Yes, oo. Yun talaga yung ano, no, yun nangyari, no. Hindi siya priority, inupuan, hindi siya naging urgent para sa kanila. Nakakalungkot, ano, kasi pinangakuan natin yung ating mga manggagawa na alagaan natin. Tuwang-tuwa na kayo yung manggagawa, no. Sa Senado may 100, tapos sa Kamara naman may 750, may 150. Correct. O hindi, kahit sabihin mo pang hindi na manalo yung Makabayan. Sige na, pagpalagay natin 100 na rin lang, magmamatter pa rin yung 100 across the board, hindi ba, Kong?
Yes, oo, tama kayo, no? Ito, 150 or 100 na yan. Hindi naman masyadong okay na okay sa mga manggagawa, pero pwede na yan sa katagal ng panahon na hindi nag-salary increase, no? Nag-wage increase ang mga manggagawa. Ay pwede na rin siguro yan. 750 pataas. Opo, masyadong saka malaki diba, kung 750. Malaki yung 750. Pero siguro mas realistic yung 100-150. Pero di ba traditionally, kung pagka Labor Day, may, parang may regalo gift, no? Ang presidente o ang kamara sa mga manggagawa in the form of a legislated wage hike announcement. Mm. Ngayon parang silent. Wala tayong maririnig ngayon kay Pangulo, no, sa balita namin, para maglo-launch lang sila ng isang program nila para sa mga manggagawa na hindi naman wage increase. So nakakalungkot talaga, no, yung hindi pagpa-priority sa ating mga manggagawa ng kasalukuyang gobyerno. So paano ngayon, anong basa mo? Ito ba ay maipapasa sa kalaunan o hindi? Wala, pinaasa lang natin yung ating mga manggagawa. Oh. Yung Senado, pinasa nila kagad. Nagpapataasan ng ihi nung panahon na yun. Papugian. O, tapos pala yung Kamara, dun din matitinga. Anong basa mo, Representative Castro? Tuluyan bang maipapasa o tuluyang maibabaon sa limot ang pangako nating legislated wage hike sa mga manggagawa? Well, dito sa House of Representatives, no, nakikita natin parang hindi siya priority. Pero sana, no, sa sama-samang pagkilos ng ating mga manggagawa, para magkaroon ng pressure, ma-push sila, ay dapat na kumilos din yung ating mga manggagawa, ano, both sa legislative at saka dito sa executive. So, yun na lang yung ating talagang sandata, no, para ma-pwersa, kumbaga, yung ating ano, no, yung executive at saka yung legislative. So katulong kami sa makabayan, ipupush talaga natin ito at ipapollow up natin ito sa Committee on Labor. Okay. Sige. O, may bako. Anong balita doon sa inyong resolusyon tungkol sa imbestigasyon nung red alert at yellow alert at huwag ipasa sa taong bayan ang dagdag singil sa kuryente? Kasi sa Senado, France, Aikong, May 6 ata may schedule na sila eh. Ang sabi? Sa inyo, bakit? Sa hearing. Yes. Ang okay. Hearing. Sa inyo okay. Dyan sa Kamara. Yes, yung House Resolution namin, ano, yung 1690. Sa ngayon ay hindi pa rin siya naka-schedule. May schedule yung Committee on Energy sana this week, pero pinospone siya. Kaya titignan natin next week kung ihir pa ito. At ito nga, kailangan natin kausapin si Speaker, no, para ma-prioritize itong House Resolution na ito. Kasi perennial na ito, no, sa mga GenCos. Na talagang hindi sila lagi naghahanda kapag during summer na kailangan or may mga outages ng mga power. Kaya kailangan ito i-prioritize. In the meantime, Congresswoman Franz Castro, palapit na po ng palapit ang bill natin. Maniningil na sila. Wala na tayong magawa. Magbabayad na po tayo ng mas mataas. Yes, tama ka, Alvin. Ano? At ito nga, ang mga taong bayan talagang nagreklamo na nga, no, dun sa, bukod sa poor service sa mga probinsya, nakikita rin natin talaga na talagang magmamahal. Kasi kung ikukumpara natin yung, ito nga, tinitignan ko nga yung bill ko nung last summer, talagang pag summer talaga, April and May, tinataasan talaga yung presyo ng ano, no, presyo ng power. Kaya talagang kailangan din talaga siguro magsama-sama ang mga consumers para igiit na sana ang burden ay ibigay doon sa mga GenCos at hindi sa mga consumers. Pero realistic ba 'yon, representative? Kasi parang hindi, kung magagawa ni Franz Castro yan, bibilib talaga ako sa kanya na hindi tayo yung sasalo. Ang dulo kasi palagi, tayo eh. Na wala naman tayong ginawa, wala naman tayong kasalanan, and bayad yet ang sasalo ng, bayad, eh. Ng dagdag singil, tayo. Anong kasalanan natin? Ang tanong, realistic ba yung gusto nyong mangyari? Na ang sumalo sa increase, dapat yung pumalyang planta, hindi yung taong bayan. Well, realistic naman at makatwiran yung ating panawagan na ganun, di ba? Na dapat ang sumalo noon ay yung GenCos at hindi ang mga consumer. So tingin natin makatwiran naman 'yan. At kung talagang ang gobyerno natin ay may malasakit sa ating mga mamamayan, ay sila na mismo, no, yung magsabi sa mga GenCos na to.
kasama itong mga itong mga regulatory ano natin ano agency like yung ERC, syempre itong DOE, through kay Marcos din na pwede ring magsabi talaga doon sa mga GenCos no at electric company na dapat ay ano naman ano hindi ipasa ito sa ating mga consumers. Okay, sige, okay. Hanggang dyan muna tayo. Kong, maraming salamat ha. Thank you very much Thank for your you, time. Ma'am. Good luck po. Mag-ingat lagi. Mabuhay kayo. Mabuhay po. Bye-bye. Si Dory, yes, ma'am. Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Muli po magandang gising Pilipinas mga kaserbisyo. Narito ko lang bugso ng ating panggising na balita. Inirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang Iloilo Province dahil sa epekto ng El Nino. Sa ulat ng PDR-RMC, mayigit 1 bilyong piso na ang pinsala ng El Nino sa lalawigan na nakaapekto sa kabuhayan ng libu-libong magsasaka at mangingisda. Pinakamalubang na pinsala ang mga palayan kung saan mahigit 12,000 hektarya ng mga pananim ang nasira dahil sa tagtuyot. Una na nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Sara, Estancia at Bingawan habang plano na rin maglabas ng deklarasyon ng Balasan, New Lucena at San Dionisio. Itinuloy ng piston ang ikalawang araw ng tigil pasada na sinimulan nila kahapon. Nagkilos protesta ang mga miyembro ng piston at kanilang mga taga-suporta sa Liwasang Bonifacio kasabay ng deadline ng franchise consolidation. Lalahok din ang piston sa mga kilos protesta ng mga manggagawa ngayong Labor Day. Ayon sa piston, bigo ang Department of Transportation. Natugunan ang hinaing ng mga maliliit na tsuper at operator sa PUV Modernization Program tulad ng mataas na halaga ng modern jeep. Ikinatuwa naman ng piston na papayagan pa rin makabiyahe ng ilang linggo ang mga pampaserong jeep na nabigong mag-consolidate ng kanilang prangkisa. Sinabi ni piston Deputy Secretary General Ruben Bailon na patunay lang ito na walang alternatibong public transportation ang gobyerno kapag hindi pinabiyahe ang mga unconsolidated na mga jeep. Umaasa pa rin ang piston na magpapalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para pigilan ang PUV Modernization Program. Samantala, hindi nagpalabas kahapon ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Pero sinabi ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Su Mei-Ting na isinalang sa deliberasyon ng mga mahistrado ang petisyon ng piston. So, anong ibig sabihin nun? Yung mga mahistrado natin, wala silang nakitang urgency. Wala. Kasi kung urgent yan para sa kanila, di, maglabas sila ng order. Para sa kanila, hindi urgent. Parang ganun ang dating. Pababa pa lang kami ng Baguio. Sabi ng mga maestrado, hindi naman kami nag-jeep. Sabi naman ng isang maestrado, babae pa man to, what is the jeep? Ay, nako. Pero pagtitingnan po natin, kung libo-libo yung apektado, isan kukuha yun? Times 5 yun. May pamilya yun eh. Asahan ba? Na natin. Yan na naman yung eksena na namamalim mo sa kalye yung mga jeepney driver. So, yan ba hindi ba yan urgent? Eh, yun na nga. What is a jeep? Ipinapa-aresto na ng Pasig City Regional Trial Court si Manibela National Chairman Mar Valbuena sa kasong cyber libel na isinampa ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Nagpalabas po ng warrant of arrest ang Pasig RTC laban kay Valbuena at itinakda ang 10,000 piyansa sa dalawang kaso ng cyber libel para sa kanyang pansamantalang paglaya. Kinasuhan ng cyber libel si Bautista ni Bautista si Valbuena noong 2023 matapos akusahan ng leader ng Manibela na talamak umano ang lagayan sa DOTR, LTFRB at Office of the President. Kamakailan inireklamo ng QCPD si Valbuena at ilang opisyal ng miyembro ng Manibela dahil sa umano'y perwisyong idinulot ng dalawang araw na tigil pasada nila ng piston noong nakaraang buwan. Paano eh, may karapatan naman din siyang mag-rally. Siyempre apektado yun yung hanap buhay. Parang pasok sa cyber libel? Ewan ko ba dun? Ang alam ko, ang narinig ko dyan is kinote lang naman ni Valbuena
yung sinabi ng isang whistleblower. Ang problema niya, yung whistleblower na yun, bumaliktad. Ah, yung ano? Yung si ano, pangalan ng mamang yun. Dating taga-ABS-CBN. Yun, di ba? Pero ang kamalas-malasan lang, bumaligtad. Wala naman pala talagang ebidensya. Inilabas niya. Hindi, okay lang naman yung partner. At least si Secretary, dumaan sa proseso. Tama. Diba? Kasi yan naman yung proseso. Kung feeling niya aggrieved siya, pumunta ka sa korte. Correct. O magpapiansa ngayon si Mar. Pero yung dulo, na parang kinasuhan din siya ng pulis dahil naabala daw. Eh, ganun talaga resulta ng killer's protesta. Eh, di pwede rin mag-counter-susi Valbuena. Eh, kayo rin naman, ha. Abala kayo. Kayo nga pinakamarami dun, ha. Mas marami pa kayo sa amin na nag-welga. At meron pa kayong mga equipment yan. Na binalagbag dyan. Kayo talaga, Naaktuhan ng Philippine Air Force na nagbababa ng isang uri ng equipment sa dagat. Malapit sa Catanduanes ang Chinese vessel na paikot-ikot sa teritoryo ng Pilipinas. Kayo talaga ang gulo-gulo niyo, no? Sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad na posibleng nagsasagawa ng maritime research ang Chinese vessel na Shen Kuo. Inaalampaan niya ng Navy kung anong uri ng equipment ang ibinaba ng barko sa dagat. Magpapadala ng barko ang Philippine Coast Guard sa Catanduanes para harangin ang Chinese vessel. Unang namataan ang Shen Kuo sa baybayin ng Rapu-Rapu, Albay. Niradyohan ng militar ang mga tripulante ng barko pero hindi ito sumasagot. Silent pa kayo, ha? Tatlong patay at 17 sugatan ng araruhin ng pampasayarong bus sa 7 sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa imbestigasyon galing sa Sapampalay, Bulacan, ang bus na masiraan o mano ng preno. Yan na naman. Preno at na naman. At binanggay yung hilera ng 5 motorsiklo bago sinalpok ang UV Express at taxi. Dead on the spot po isang motorcycle rider na pumailalim sa bus. Habang patay din sa insidente ang mag-inang pasahero po ng UV Express. Hawak na ng QCPD Traffic Sector 5 ang driver ng bus na si Rolly Pascua na sasampahan ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries at damage to property. Yan pa na pag hindi kasi na-maintain yung sasakyan, talagang ganyan ang mangyayari. Pero hindi mo pwedeng dahilan yun eh. Nautas yung dalawang tatlong buhay doon. Nalang sabi mo, hindi, walang preno po eh. Sorry. Bago mo ilabas sa kasa. Hindi kasa, garahe ninyo, dapat lahat i-check mo. Diba lahat yan, gulong, brakes, lahat. E, papunta ka dun sa trabaho mo na talagang lahat ng buhay, karga mo yan. Bakit ganun? item mo yan, wag mong lamukusin. Bilisan mo at interviewin natin yung bagong PNP chief. Kahit ako actually nung inappoint si General, nakalibata ako kaya hindi ko siya... Nandun ka sa Greece. Yan, Police General Romel Francisco Marbil. Bakit? Anong ginawa ko? Bakit na naman? Kikilalanin natin na naman ako eh. Kung sino. Ayan. Si General Marbil. Okay. So, mamaya pagkatapos, bilisan muna. Bago si Marbil, ito muna. Desidido ang kaanak ng tatlong namatay. Nakasuhan ang driver ng bus na umararo sa ilang sasakyan at motorsiklo sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sasampahan ng QCPD Traffic Sector 5 ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Ang haba. Serious physical injuries at multiple damage to properties ang driver na si Rolly Pascua na nasa kustodiya na nga ng pulisya. Samantala, nag-issue ng show cause order at pinagpapaliwanag na lang ng Land Transportation Office si Pascua at ang may-ari ng bus. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, sinuspindi rin ng 3 buwan ang lisensya ng driver. Hiwalay naman anya ang mga isasampang kaso ng LTO sa mga kasong isasampa ng QCPD. Ayon sa show cause order, nahaharap si Pascua at ang may-ari ng bus sa kasong reckless driving, operating a motor vehicle with defective equipment at improper person to operate a vehicle. Magandang umaga kay Ma'am Elsie Balyon. Nagbi-birthday yung dalawang apo. Wow. Gian Carlo Florentin and Gian Gabriel Florentin. Sabay na nagbi-birthday today. Happy birthday sa inyo. Shout out sa akin. Ano ba? Pagsasalitain mo ba ako, ha? Ano ba? Si Kwan na nagpipindot si Joris. Joris, sinasabi ko, lagi ako sinasabot tayo ng bata na yan. Hindi na nga nagpapansin ng birthday ng isang araw. Sinasabot tayo mo pa ako.
Shout out kay amiga ko na si Paching Hidalgo. Yan. Si Paching sabi niya, ang feeling nga daw is really from my province, Sorsogon. Oh. Although pumalat na yan sa Bumbicol. Oo. Oh, kasi si Jonathan nagbibigay sa atin, eh ano yan eh. Ano nga ba siya? Albay? Diba Albay? Albay. Oh, di Bicol din yun. Oh, parang ang laki-laki pag sinabi mo dyan, Bicol. Mm-hmm. Yan, pili na, saan dyan? Ano pa yung laing? Ano pa, Paching? Ano pa ang papadala mo sa akin? Laing, Bicol Express. Pinangat. Yan. Yan. Oh. Ano pa? Lahat yan gusto kong ma-experience. Congressman. Sino yung congressman na kapitbahay natin? Lagman. Magandang umaga sa'yo, Noel Maranan. I'm always listening while working here in Canada. Hi, wow. Noel. Mag-ingat ka lagi. Okay, okay. Okay. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Buna ang umaga mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Mainit na balita ang ihahain ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas! Alas 6 ng umaga, back-to-back sa balitaan ang Teleradyo Serbisyo Balita kasama si nakabayang Noli De Castro at Joyce Balanzo. Alas 7:30, tuloy ang serbisyo at talakayan sa kabayan kasama si kabayang Noli De Castro. Alas 8, hihimayin ni na Johnson Malaba at Joyce Balancho ang mga issue sa Tintig ng Bayan. Alas 9, public service ang ibibida ni na Bernadette Sembrano at Mimi Cordero sa Tatak Servisyo. Alas 10:30, ang kukumpleto sa tanghalian mo. Ito ang bagong balita at serbisyong hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Servisyo, ang puntahan ng bayan. Saan ang punta natin? Ah, edi sa Himpilan kung saan maraming makukuhang tips na kailangan ng family. Doon sa napapakinggan ang kwento ng pagtutulungan at kabutihan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAP, Cablelink at CNET Cable, 183 cable providers nationwide, TFC, I Want TFC, at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod, mga kaserbisyo. Mga balita at impormasyon, unang ihahain sa'yo na Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama si nakabayan Noli De Castro at Joyce Balancho. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Pilipinas! Magandang umaga po kay Police General Romel Francisco Marbil, ang pinuno po ng Philippine National Police. General, good morning po sa inyo, General. Good morning, sir. Hi, good morning po sa inyong lahat. Si Alvin po ito, kasama ko po si Doris. Ano po? Eh sabi ko, siguro umpisahan natin yung interview sa pagpapakilala kasi hindi pa masyadong hindi pa kilala si General as the new PNP hindi chief. Hindi pa masyado matunog. Oo. Eh sa sino ba si General Marbil, sir? Actually, sir, ano, that's a chief officer po. Actually, talaga tama po, no? Hindi po ako nagpapakilala because I just want to represent the whole Philippine National Police. Sabi nga nila, pag every time na bagong chief PNP, dapat magpakilala. Pero for me, ang pagpapakilala ko po, dapat makilala yung Philippine National Police as not me. Kasi every time I talk to the people, lalo na po dun sa mga tao natin, and uy, ko pala chief PNP, sir, hindi po ko chief PNP, kayo yung chief PNP, kayo yung boss namin. I'm just a public servant lang po dito. And opo, that's our duty. Yeah. And sabi ko nga, every time you get a general, hindi po kami entitled. The more we are humble pagka nakukuha ko po ng general, because mas malaki responsibility natin to really give a best service po.
Yan si General Marbil. Oh, refreshing. Kasi, yan, marinig yung ganyang klase. Kasi partner, no? Merong mga tao na gusto nila. Oh. Ang pangalan ko na kabalandra dyan, ha? Oo. Si Marbil hindi daw ganyan. Lahat no? ng mga initials niya nandiyan. Nagkalat. Hindi, pero siguro ang gusto ko malaman eh, saan po kayo galing? Anong expertise ninyo? Some of the PNP chiefs are actually lawyers yan. By training. Oo. Ano po? Kasi kailangan din nila sa law enforcement eh. Mm. Prior to being PNP chief, ano po mga nahawakan ninyong posisyon, General? So actually po, na the first na assignment ko is I came from Tapo, Special Action Force. Saan po? Yes. Sorry, hindi ko narinig. Saan po? Hindi malinaw. Sa Special Action Force. Special Action, ay SAF. Sige po. Matindi to. Kaya yun po talaga, nahubog po ako din. Then, I went to the different assignments. Napunta po ko sa Manila Police District. Ah, nag-MPD kayo, sir? Naging MPD head kayo? Opo, nag-MPD po ako. Then I went to Directorate for Plan, which is talagang it helped me, no? Kung paano po malaman po yung buong Philippine National Police organization. Then eventually, napunta ako po ng controller at naikot ko po yung lahat ng assignments po dito sa Philippine National Police. But prior to that, ay na-assign po ako sa Highway Patrol Group, na-assign po ako sa Region 8, and na-assign po ako sa controllership po. Ayun, kailan kayo nag-MPD, sir? Hindi namin kayo maalala. During that time ni Nino, kayo nag-MPD head? Ang boss ko po is General Razon. It was Razon. General Razon. Panahon ni Pangulong, ano yun, sir? It was during the time of the President Ramos. FBR. Matagal na nga, FBR. General Ramos. So, PMAer din kayo, General? Opo, I belong to PMA Class 91. Ayan. So this kahit paano pa, alam natin, SAF yan. Hindi yan pipitsugin, matindi yan, head ng SAF. Ano po? Ngayon, punta tayo sa inyong vision. Sabi sa akin ni Bems, thank you pala Bems Benedito. Ah. Bems. Sabi niya sa akin, meron siyang parang 14-point agenda. Sabi ko, umuubusan tayong oras eh. Oo. Siguro yung top 3 vision for the PNP, General. Anong gusto niyong mangyari sa PNP as an organization? No, sir. Ito talaga yung PNP po na isa lang po yung focus namin. And sa bagong Pilipinas, ang gusto po ng police, ligtas ka. And ito po, ang priority natin. Paano po natin masasabi na ligtas yung tao natin? No? Ito po lang yung direction natin, of course, para maging ligtas yung tao natin. It's not only you go out of the street. But of course, habang natutulog ka, sabi ka, bakit natutulog? Dito po, pag-ligtas ka, how can we make nasligtas ka. Meron po kami patrol dito. I'm very concerned sa mga patrol dito. Assignments po ng mga tao natin kasi yan ang priority natin. Mm-hmm. Kaya pinagbabawal po yung paggamit ng cellphone. Sabi ko, if you're on duty, dapat alerto kayo. Ito, dito po tayo nagugusto ng tao. Second, paano po natin papaliligtas yung streets natin? It's not only dapat na may patrol dito, but we need to use yung mga AI. Artificial intelligence through sa mga CCTV. It's time for us and we really to upgrade our system. Dito po sa ibang countries, kung makikita nyo, ang running CCTV. Mm. So they can easily monitor where you are. Ganun po yan. Sabi ko, kung marami po ang CCTV, mas makakatulong. I spoke to Secretary Benhar Abalos. So sabi niya, Chief PNP, marami na po tayong nasa batas na natin dahil that required lahat ng mga establishments to have a CCTV. Sabi ko nga sir, tama-tama po. At sabi ko ni Secretary Abalos, Chief PNP, tama-tama, let us come up with a law that will connect. Kasi wala pong law that will connect all the CCTVs around the Philippines. But if there will be a law na magagano, mas madali po, mas connected po yung lahat ng CCTV natin. And it will help in the crime prevention and crime solution. Opo. General, then, tama po kayo. No? Yung CCTV natin, hindi siya interconnected. May CCTV yung LGU, kanya-kanya. MMDA, PNP, barangay. Correct. Hindi siya parang seamless na connect-connect. Actually, that's really true. Because there's no law that required us to connect. Pero pagka nasabi nga ni Secretary Abalos, alam mo, pagka po nilang ito, ang galing-galing. Alo sigurado, lahat ng mga tao natin, they will feel so safe dito sa Philippines. Which is actually yung pinangyayari sa ibang countries. When the president spoke to me last time and sabi nga niya,
alam mo din sa ibang country, especially in London, you have so many CCTVs that they can easily, yung when and you go out from one place to another, parang makukuha na ka ng 3,000 pictures just for a simple walk back to your work to your home. Yeah. Sabi ko ng second, sabi nga niya, kung magagamit natin to dun sa ating bansa ngayon, sigurado, we have mas yung mga tao natin, we will feel more secure. Of course, iba na rin kung nakakita ka ng police, but ito yung sinasabi nga natin, advantage ng new technology. Then third po, ang ating tinututukan po, tumatas po talaga yung cybercrime natin. Apo. And yan po yung sinasabi ko sa police natin, we have to look into it. Kasi sabi ko, hindi lang po kayo nananakawan habang naglalakad kayo. Pati natutulog kayo, meron po kayong fake news, meron po kayong fake identity, maraming nawawala sa inyo. And I think it's time for us to really improve our system po sa... Opo. Sige, partner. Opo. Aside from those challenges, General, isa pa rin na kinakaharap ninyo, yung paghahanap po sa ating mga pugante. Nasaan si Kibuloy? Si Buloy. Si Bantag. Si Tevez. Si Tevez nasa ibang bansa. Ay, nasa ibang bansa. Oo, pero paano natin makukuha siya, di ba? Paano na po ang status ng mga yan? Ano status siya? Mm. Ang kay Kibuloy po, no? Kay Pastor Kibuloy, we're helping yung NBI po natin because they're the lead agency that's looking for Kibuloy po. And we're helping him locate for yung Pastor Kibuloy. And and of course, na-track down po natin yan. And talagang, we can see, hindi naman po nakalabas ang country. Si Pastor Kibuloy. Si Bantag po. Oh, si Bantag. Ay, si Banta po, of course, na nalulocate po natin, but dahan-dahan po natin nahanap. It's a concerted effort po ng even the different law enforcement agency po natin. Okay. Doon naman po sa issue ng Cebu, dyan sa Alitagtag, Batangas, parang maraming nag-question. Sabi niya, paano nangyari yung 9.6 billion worth of Cebu na yung driver, wala naman lisensya, dumaan pa sa checkpoint? Parang pinapalabas nila, parang drawing, General. Ano masasabi mo doon? Ano mo, sir, ang trabaho po niyan is trabaho ng PDEA and they're looking for it for isang buwan na. Mm. Actually, baksak po talaga niyan, it's an intel-driven, no? Na talagang operations po talaga ng PDEA and the PNP. Dapat yung Holy Week bababa yan. Kasi pagka Holy Week, talagang maluwag yung tao natin. Wala yung mga tao, wala yung person. But for any nangyari po, nag-delay po ng 2 weeks. Then, that's the deal talaga na pinabantay ng PDEA. But during the time, talagang napakistrict po yan because there's a nationwide rally. Remember that was a there was a nationwide rally na start ng jeepney drivers and we are so, tawag dito, lahat ng vans at coming in Metro Manila, we have to inspect. Doble po yung effort namin. Balit ka nga, sabi ko nga, pareho na pong talagang bigay po ng Diyos sa atin na talagang mahuli po at masalbat po itong mga tao na to. Kinakuusap po yung driver. Hindi naman po yan ang direction niya. It's going to Ternate area. Mm. But all of a sudden, they pass yung going to Alitagtag. Mm. And sabi ko nga kasi, I guess, yung pag bakit hindi siya pumunta sa Ternate, yung talking to the driver, mas marami daw, traffic, kaya dito siya dumaan sa Alitagtag. Tama po, ito naman po talaga yung ginagawa ng mga tao natin. They are conducting checkpoint ng lahat ng mga sasakyan. But talagang, noon sa time na po yung meron tayong nationwide rally, we're very strict po sa mga vans. So we have to check all the contrabands coming in Metro Manila. So ibig sabihin legit yun. Ang bottom line, that was a legitimate operation. Hindi yung pinapalabas na hindi, drawing yan, papapogi lang yan, legit yun. Legit nangyari. Oo. Wala hong mga gumagawa ng krimen that they want to lose about 10 billion pesos. Wala akong businessman na ganyan. O sino mang criminal yan, wala akong nagpapatalo ng 10 billion pesos papawulit sa police. That's near to impossibility po. And that's really to, masasabi ko lang po dun sa mga police namin. And we have to protect them. I told the policeman na nakahuli yan, please protect yourself. That's a big syndicate na nawala sa kanila. Correct. That's a 10 billion losses from them. Opo. May nakamonitor, bago yung tattoo part, may nakamonitor. Sabi niya,
alam ng pulis kung nasaan si Kibuloy. Ang problema, maraming armed guards si Kibuloy. Baka maraming mamatay. May assurance ba from the PNP chief, kayo na yung pinakamataas dyan, na mahuhuli, ihaharap natin sa batas si Kibuloy at si Bantag? From the PNP chief, may promise bang ganyan? Opo, dito po sa ano natin, sabi ko, it's a concerted effort on law enforcement. Trabaho po namin, there's no need for us to promise kasi trabaho po namin talagang bulihin po yung mga tao na pugante. Not only Kibuloy or not only Bantag, but everybody po na nandun sa listahan namin, amaywakan kayo, it's our duty to arrest you. Opo, opo. Pero meron po ba kayong timetable para po maisakatuparan na yung paghuli sa mga pugante? Alam mo, ang sabi ko nga sa inyo, it's ang we have to learn po, ano, as much as possible, ayaw po nating may involve ng mga tao, innocent people, dun sa mga ginagawa. Sabi nga niya, marami pong armed guards. But of course, meron po tayong diplomatic way of asking yung mga tao natin to surrender. Yung po yung iniiwasan natin, as much as possible, ang sabi po ng presidente natin, let us follow the rules, ayaw po niya ng bloodshed. Kung mas kabubuti ho, tulungan po natin yung mga tao nating sumurrender. There will be no more yung kagaya natin na tao na nasasaktan, especially Filipino, sayo po yung nasasaktan ng Filipino. Correct, correct. And naman. That's the only guidance coming from our president. And right. So, you know, sabi ko, I respected it after this. Let us protect Filipino lives. Mm-hmm. After that, tumahimik na po ako and I have all the respect to our president. Okay. Isa na lang po, General. Last 1 minute pa na. One minute. Si yung tato po, bakit po ninyo ipinagbawal? circular na yung po tayo. Tato. Alam mo, dito po sa gobyerno po natin, sa civil service po natin, meron tayong sunod-sunod eh. Alam mo, sabi ko nga kami, hindi naman po kami pwede magpangulay ng buhok. Hindi naman po kami pwede magpahaba ng mga buhok namin. Yung mga babae, they cannot wear nail polish. Very strict po yan. And I guess, ito na po yung inaano natin, yung tattoo. Kaya sabi ko, pag-aralin niyo mo, baka meron tayong magkaroon ng health problem doon sa mga taong nagkatato. And what will be the punishment in the end? So, pinare-review ko pa ito po, ano po yung tama natin. Then, papa-implement po namin yung tama because of, we are policemen and we should be respected not only with their uniform but how we conduct ourselves po. Okay, sige General, pasensya na, ubusan tayo ng oras but let's do a part 2. Pasabi na lang po sa mga staff ninyo, willing kami na i-accommodate ka pag may accomplishment, pag-usapan po natin. Pag may kontrobersiya, pwede natin pag-usapan. Pag nahuli po si Kibuloy! Yan. Mauna po kayo, mapapangako po namin na malalaman po lahat ng media. But of course, sabi ko nga dito sa mga news na to, ang dami po natin nagagawang kabutihan na nahuli na ka natin yung killer sa CDO. But ang sasabi lang natin, ito na po yung Philippine National Police. You don't need for you to know who's the chief PNP. Correct. Yeah. Ang sinasabi ko, ang pinaka-importante, the Philippine National Police is doing a good job right now. Thank you, General. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa ulitin. Thank you. Salamat. Thank you po. Maraming salamat. Police General Romel Francisco Marbil, ang chief ng Philippine National Police. Ayan na si Kabayan. Ayan. Happy Labor Day! Mabuhay. Walang traffic. Ano ka mo? Ano ka mo, Vice? Double pay. Hindi na-interview namin si Marbil. Ha? Umalis na eh. Nung kapitan siya, masikat yan. Ah, so kilala mo? Hindi ko nga siya kilala eh. Marvel! Ay, Diyos! Nagjo-joke pala. Wait. Captain Marvel! Marvel! Double pay ba si double Kabayan? Hindi, wala. Hindi niya kailangan ng double pay. Same pay rin. You'll donate sa atin daw. Nang traffic? Walang traffic? Oo, dapat sana holiday every day. Oh. Holiday. Yan. Mga ganda ng meet partner, oh. Kapuri-puri ang MMDA ngayon. Hindi, wala namang topic eh. Kapuri-puri. Wala silang ginagawa. Sa mga ganitong panahon, kapuri-puri. Wala silang ginagawa, pero walang topic. Paulit-ulit. Iwan umpisa yung pagsasara nitong Kamuning. Pa-situation na. Importante dyan yung alternate na ruta. Correct. Nalinis na ba nila? Barado naman.
Eh, diba, daming alternate na rutang ganyan. Oh. Yung mabuhay, yung tawag, mabuhay lane. So, oh. Paano magkabilang side? Yeah, kasi dahil nagpa-parking eh. O, paano? Magtatrabaho na si Kabayan. Yan. Oo. Labor day. Singilin natin. Labor day ngayon. Pagtrabahuin natin si Kabayan. Si Alvin El Chico po ito. Doris Bigornia po. Kabayan, nandito na kami po. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Gising! Gising! Pilipinas style!